Magandang umaga po. Opo, po, si Attorney Toto Causing at nagbablog lang tayo ng maigsi tungkol sa autopsy report na pangalawa na ginawa ni Dr. Raquel Fortune sa katawan ni John William Moore o yung tinatawag ng gunman na si Crisanto Palanya Villamor. May issue kasi dito. Marami kong mga kaibigan at kasama ng kaibigan kong abogado rin na kine-question yung pangalawang report ni Doktora Raquel Fortune na hindi raw ito pwede para ipatunayan na namatay, na pinatay si John Villamor. So ito po yun. Ang unang findings ng National Bureau of Investigation ay hindi nagsasabi na may injury, no? So walang sugat ang katawan. So ano kaya ang dahilan ng pagkamatay? Ngayon, bago niyan, mayroon pang isang medical report pagkatapos siya mamatay na dinala sa National Bilibid Hospital ay sinertifika ng doktor doon sa National Bilibid Hospital na namatay, pero undetermined ang dahilan. Walang sakit na nakita ang unang doktor doon sa National Bilibid, basta kay patay lang. So, napakahiwaga, di ba? Paano namatay ang tao na wala malang nakitang dahilan itong mga unang doktor na tumingin sa National Bilibid Prisons? So, usually kasi sa nakikita ko sa mga certificate of death na kalagay, may primary cause, may secondary cause, at saka may underlying cause. Yung primary, yung unang immediate na nakita na pagkadahilan pagkamatay. At yung pangalawa ay sa ilalim, yun yung nagtulak ng primary cause, maging dahilan. At saka yung primary cause, may pinatulak ng tinatawag na underlying cause din. So, ibig sabihin, laging sinusulat yan sa medical findings. So, kung namatay sa heart attack, so, ang secondary, ang unang pwedeng mangyari na ang dahilan ng pagkamatay ay pagka wala ng hininga o di kaya na anong tawag nila dyan, cardiac arrest. Pero sige, sabihin nila na primary cause ay stroke o aron. Hindi ko maintindihan kasi hindi naman ako doktor. Pero ibig sabihin may primary cause, may secondary cause, kasi may underlying cause. Ngayon, pag-usapan nito natin itong sa tao, pagkatao nitong middleman na pumunta kay Jewel Escorial para patayin si Capper Silapid. No? Ito ang sinasabi po rito ay sinabi na doktor ay no injury, dead on arrival, undetermined. Hindi alam kung anong kamatayan, dahilan ng kamatayan. Pero sinabi niya doon, autopsy, for autopsy. So ngayon, tingnan niya ito ng mga expert ng National Bureau of Investigation. At ang sabi ay wala rin nakitang injury at wala silang may rekomenda na may sakit na dahilan para mamatay ang tao. Pero kumuha sila ng sample na mga specimen ang tawag niyan para sa histology at para sa toxicology para titignan lang baka may pinakain, pinainom at makikita kung ano yung mga laso. Okay? Tapos hanggang doon lang ang findings ng NBI, yun ang autopsy, yun ang unang autopsy. Hindi rin nakita ng NBI ang dahilan ng pagkamatay. Sabi-sabi, nakapakiwaga, no? Paano mangyari na namatay ang tao na no, undetermined? So, pumunta ito ngayon sa second autopsy examination na ginawa ng expert na pathologist sa Pilipinas. Dalawa na sila expert si Dr. Cecilia Lim ang isa. So, ngayon, dalawa sila actually ang pumirma sa autopsy report. No, si Dr. Raquel Fortune at may isa pang, siya lang pumirma sa nakita ko. Ito po, autopsy report at pinirma ni Dr. Raquel Fortune. Ngayon, tinatakil ko ito, mahalaga ito kasi ginagamit ito ang NBI na dahilan, ginagamit ng ibang kampo na pabor kay pabor sa sasabihin na
namatay ng natural death si ibig sabihin na si John Villamor. Ito po ah, undetermined. Ibig sabihin, mali para sabihin na namatay by natural death. Okay? That's one. Wala pong dineklara ang National Bilibid Hospital na died by natural death yung tao. Wala rin sinabi ang autopsy ng NBI na yung si John Villamor died by natural death. So, ngayon, ang problema, sa second autopsy na discover, ano yung rason kung bakit namatay? So, ayon sa explanation ni Dr. Raquel Fortune, ay nakakitaan niya na may bakas o history, may bakas na anong tawag niya na strangled, na hindi nakahinga yung tao na matay sa hindi pagkahinga. So may bakas. So itanong, ano kaya pwede? So, ibig sabihin choking kung sa English pa. Strangulation, ibig sabihin anong tawag niya sa Tagalog? Ilogo kasi ako, no? Sa amin tawag niya kuga. Tapos choke, ilagay. Pwede mo lagay ng ilong, pwede mo baliin yung leg para hindi makahinga. So, parang yan din ang sistema ng isa pagbigti. Natabunan, na-chop yung leg, hindi na makapasok ng hangin, kaya na mamatay tao. So, dito, kung ganon, nagtanong si Dr. Raquel Fortune, ano kaya ang pwedeng maaring mangyari na gagamitin na mamamatay yung tao na mayroong asphyxiation? So, binigyan siya ng kopya nung pag-aamin o extrajudicial confession ng isang tao na nagsabi kung paano pinatay si John Villamor. At ang nabigay, yung leader din ng Sputnik Sigisigigang, kasi si John Villamor ay membro ng Sputnik Sigisigigang at pinatay siya ng kapwa niya, Sputnik. So, kung pinatay siya, kinuwento na supot, plastic, cellophane, supot ang ginamit. So, sabi nung pumatay at ang nag-utos na papatay, 12:15 o 12:20 pa lang ay tapos na, patay na si John Villamor. Pero tandaan natin na 11:59, bali 20 minutos o 15 minutos bago siya namatay, ay nakapag-text pa siya sa kapatid niya noong 18 ng umaga ng Oktubre, na nagsasabi, itago mo itong sekretong ito, na kung mamatay ako, si Bulgar mo ito, sabihin mo kay Joel Escorial. At ang tatlong leader ng gang na ito, Sputnik, pinangalanan niya, Happy Gulaki, at batang si Gigel, ang nagutos na ipapatay si Percy. At ito ay utos din galing sa Bicol. Okay? Yan ang pagka-text. So, sa madalit sabi, ano kaya ang magiging laman ng ebidensya na yun? Paano natin titingnan yung ebidensya sa text? Babalik tayo mamaya dyan. Dabalik muna tayo sa autopsy. Dahil nga, walang nakitang dahilan kung bakit namatay. At sigurado naman tayo na lahat ng tao naman namatay. May dahilan kung paano namatay. So, doon na nakita ni Raquel Fortune na ang pagkakawala ng hangin na talagang pagkakamatay ng tao ay mayroong ginamit. So, yun yung consistent kung sa English pa. Pwedeng mangyari kung sa Tagalog pa. Pwedeng mangyari na ginamitan ng unan. Pwedeng mangyari na ginamitan ng plastic. At yun nga ang dahilan kung bakit mas conclusive ngayon ang expert magsabi na ang pagkamatay ni John Villamor ay dahil sa plastic na sinukob sa kanyang ulo. Okay? So, sa tingin ko naman, mahirapan din ito mag-argumento yung abogado ng mga gustong mag-propose na sabi ay namatay ng pusa. Hindi po mangyari. Sabi ng iba daw, namatay na tinatawag na bangungot. Eh, tanghaling tapat. May natutulog po tanghaling tapat sa isang mainit na lugar gaya ng National Bilibid. Wala. So, yan po ang katotohanan. No? So, pagkatapos dyan, edi, eko-connect natin ngayon ito sa sinabi nung mga testigo na talaga pala sinupot pala ito si John Villamor. So, ngayon,
ano pa bang natin sabihin? Ito pala, may bagong balita. Tumawag na po si Boying Remulla sa kay Mr. Roy Mabasa at sinabi na natanggap na nila yung AMLAC report, anti-money laundering report, tungkol sa pera na pumasok sa bank account ni Joelis Coriel na siyang umami na pumatay kay Percy Lapid. At alam nyo, sa susunod ko na ibabalita ha, pero sa ngayon, ang sabi ni Boying, kompleto, accounted for, walang labis, walang kulang, nakita pa kung sino ang mga ID, kung sino nag-deposit ng pera para papunta sa bank account ni Joelis Coriel. In other words, may dagdag na naman tayong suspects, no? At malamang kung taong binanggo ito, pwede nang kukunin ng NBI itong nag-deposit. Pero ayon naman sa kwento ng mga testigo, lalo na si Alvin Labra, na hepe ng Batang City Gym, ang pinadeposito nila ay ibang tao para magdeposito ng pera papunta doon kay Joelis Coriel. Actually nga, nang, yung unang bigay, 100,000, 150,000, binigay ng mga ng gang na Happy Go Lucky na puro Ilunggo. So, ito ay utos ayon sa kay Ariel Piña Redonda. Inutusan sila, hindi inlakos ang loob na binigay ang pera ng mga Ilunggo or Ilunggo gang, kundi persahan. So, wala sila magagawa. Bakit ka ako? Kasi ang kapalit naman pala nun ay kalayaan, at kung hindi ka bibigay, lalo kang paparusahan dun sa loob ng bilangguan. So, sino bang pwede magparusa? Di ba? So, either yung mga official, at hindi naman gagalaw yung official sa Bukor, sa NBP, kung walang utos ng pinakamataas ng Bukor o kung sino pang mataas. Di ba? Imposible naman mangyari na Department of Justice at si President Marcos mag-utos na gano'n ang gagawin. Well, ito, there is sekretong bagay kasi yan. Hindi pwedeng gawin na kahit sino. So doon natin malalaman, meron pa daw, ata baka meron na ata parang impression kung may sinasabi pang may CCTV sa bangko, nakukuha ang litrato at mga ID nung taong nagdeposito ng pera para papunta sa BDO account ni Joel Escorial Isalve. So with that, mga katuto ko, ha? Magpaalam naman tayo. At nais po nating adhikain na sana lagi tayong magdasal at magkaroon ng katarungan sa lahat ng bagay. At sa ganitong paraan, kay Percy Lapid dapat patapos na to at magkaroon ng ehemplo na makikita ng lahat na hindi, huwag na kayo magpapatay ng mga taong medyaman kasi hahalugugin kayo. Kagaya ng nangyari nito. Sa totoo lang, sa lahat ng ebidensya sabihin ko na ngayon, lahat ng ebidensya na hawak namin, hindi naman namin, pero siya, pero lahat ng ebidensya na tuturo sa isang tao, sa ulo, at sa pangalawa, na dyan sa Bukor. At dahil sila tinuturo ng ebidensya, hindi kami nagsasabi, ebidensya ang nagsasabi. Ay, titingnan natin. Ay, sa harapin ninyo, lagi nyo sinasabi na wala kayong kinalaman, edi face the music, doon mapatunayan sa korte yan. Okay? Nais ko lang ulitin na itong autopsy report na ginawa ng Dr. Raquel Fortun ay nagdiscover, inalam ko anong dahilan kung bakit walang dahilan na makikita paano namatay si John Villamor. Okay?